aking dadalhin sa inyo ngayong hapon, kilalanin ang katotohanan. Ang pinaka main verse ay mula sa chapter 8 ng John, verses 31 hanggang 36. Kilalanin ang katotohanan. Sa verse 31 ay makikita natin diyan ang isang yung paano maging alagad ng ating Panginoon. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyo na naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking mga turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Sa ibang salin, ang sabi niyan, kung kayo'y mananatili sa aking mga salita, kayo nga ay tunay na mga alagad ko. Marami po ang gustong maging alagad ng Panginoon. They want to be identified as disciples of the Lord Jesus Christ, but the thing is, ang question ay, sila ba'y sumusunod sa ating Panginoon? Dahil ang mga qualified lamang na mag-claim na sila po ay alagad ng ating Panginoon ay yung mga sumusunod lamang sa ating Panginoon. Actually, by technicality mga kapatid, ang pwede lamang mag-angkin na sila ay Kristiyano ay yung mga taong sumusunod sa ating Panginoon. Dahil ang mga Kristiyano, sila yung mga tao na ginagaya nila o sinusundan nila, imitating, living like Christ. Yan po ang ibig sabihin ng Christians. Kaya ang isang tao na nagsasabing siya ay Kristiyano, ngunit hindi naman siya namumuhay gaya ng itinuturo o pamumuhay ng ating Panginoon, hindi talaga siya karapat-dapat na tawagin Kristiyano. O maaaring kanya lamang gustong sabihin, naniniwala siya kay Kristo. Naniniwala siya na mayroong Kristo. Pero ang pananampalatayang ito ay hindi lamang hanggat paniniwala sa ating founder, si Christ, mga kapatid. Ang kanyang demand, susundin siya. Amen. It is more than acknowledging Him. It is more than confessing Christ. But it is a matter of obedience, mga kapatid. Ang tunay na mga Kristiyano ay yung sumusunod sa ating Panginoon. At yun ang sinasabi ng Panginoon, mga alagad niya. Ay, hindi nga pala. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyo na niwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ngay tunay na mga alagad ko. So dito, ang Panginoon nagbigay siya ng maliwanag na pagkakilanlan ng Kanyang mga alagad, yung sumusunod sa kanyang mga turo. Napakaliwanag. Amen? Hindi natin pwedeng baguhin yan dahil mismo yan ay wika ng ating Panginoong Hesus, ang tagapagligtas. Kaya ulitin ko, sino mang nagsasabing siya ay Kristiyano ngunit hindi sumusunod o nananatili sa turo ng Panginoon, hindi po siya karapat-dapat na magiging alagad ng ating Panginoon. Sino sa inyo ang gustong maging alagad ng ating Panginoon? Simple lang ang ating gagawin. Sumunod tayo sa ating Panginoon. And then, we are disciples of Christ, mga kapatid, at tayo po'y karapat dapat tawagin mga Kristiyano. Yung word na alagad, medyo pinagbulayan ko ng konti. Alagad. Alaga ng Diyos o alaga ng Diablo. Diba? Alagad. Kaya hindi mo pwedeng sabihin basta lang alagad eh. Dapat i-identify mo ang sarili mo kung kanino kang alagad. Sino ang nag-aalaga sa'yo. Nakuha niyo yung ano? Gawa ko lang yan. Alagad. Alaga ng Diyos. Alagad. Alaga ng Diablo. So, sino ang nag-aalaga sa atin? Ang mga makasalanan, titiyakin ko sa inyo, alaga po yan ng masamang espiritu. Kaya ang output nila, ang kanilang tendency, ang kanilang mentality, ay puro kasamaan. Bakit? Ang nag-i-impluensya po sa kanila ay ang mga masasamang espiritu. Wala pong magandang impluensya ang masamang espiritu. At yan po ang dahilan kung bakit tudubantay tayo ngayon. Lalo tigit sa mga mananampalataya, ganun na lamang ang pag-aalala natin sa ating mga minamahal dahil alam nating naglipa na ang mga masamang espiritu, pero hindi po yan sila nag-ooperate
as spirits mismo. Actually, kundi sila po'y nag-i-impluensya ng mga tao kaya hindi mo mahahalata. Dahil pwedeng ang kaibigan mo, pwedeng ang kamag-anak mo, pwedeng ang taong pinagkakatiwalaan mo ang pwede nilang impluensyahan at gamitin para sa'yo. Ganito yan eh. Si Adan saka si Eva. Sino ang unang nagkasala? Si Eva. Nung si Eva ay nakontrol na ng Diablo dahil nagkasala na siya, siya ang ginamit para si Adan ay magkasala din. Hindi na kinausap ng Diablo si Adan ng harapan, kundi ginamit na niya si Eva. At mula noon, ganun na ang pakana ng masamang espiritu. Hindi siya talaga direkta na nag-i-impluensya sa tao, kundi gumagamit siya ng medium o instrument. Pero pag ang isang tao ay puspos ng katotohanan at banal na espiritu, nahahalata niya yan. Kaya kaya niyang i-reject. Pero pag wala kang espiritu ng Diyos at kapos ka ng katotohanan sa katawan mo, paglapit sa'yo ng isang tao, lalo't higit kaibigan mo, kakilala mo at may tiwala ka sa kanya at mag-i-inject ng isang bagay sa'yo yan, then tatanggapin mo lang dahil sa iyo, kakilala mo naman yan, may tiwala ka sa kanya, matagal na kayo magkakilala. Pero hindi mo nahalata ngayon na yung pala ay magdadala na sa'yo sa hindi magandang sitwasyon. So mag-ingat tayo kung sino po ang nag-aalaga sa atin, dahil kung sino yung makapangyarihang nag-aalaga sa atin, alagad po tayo. Either ang Diyos o ang Diablo. Ito na, ito yung pinaka-verse ng aking title. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. And ye shall know the truth and the truth shall set you free. Yan po yun sa Ingles. Kaya hanggang ngayon ay ginagamit po kahit ng mga hindi mananampalataya ang linya na the truth shall set you free. Dahil yan po ay isang, that line, the truth shall set you free, is a truth. Absolute truth. Ang linya na ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo ay katotohanan. Hindi po yan, mga kapatid ko, suppositions. Hindi yan suggestion. It is a fact indeed. The truth can set us free, mga kapatid. Isa sa mga effect ng katotohanan ay freedom. Yan ang isa sa mga dalang blessing ng katotohanan. Freedom. Ang word na makilala dito sa Greek, mga kapatid, ang ibig niyang sabihin, you know, sabi sa isang dictionary, sa number 3 definition niya, this is used also as a Jewish idiom for sexual intercourse between a man and a woman. Makilala. Ginagamit itong salita na ito sa relasyong sexual ng lalaki at babae. Ginagamit po ito sa pananalitang Hudyo. Hindi ba siya ang parang dating ay hindi kuan, hindi malaswa pakinggan. Di ba? At tayo din naman minsan ay magiging maingat din naman tayo sa paggamit ng mga salita para hindi po brutal at hindi po malaswa ang dating. Amen. Amen. Oh, di ba, biro ko sa inyo dati, huwag naman ninyong sabihing pangit kasi masakit pakinggan yan. Meron namang ibang paraan yan eh. Paano? Oh, hindi kagandahan, sabi ni Lala. Kahit pa paano, hindi masyado masakit yon. Pero yun na rin yun, di ba? Oh, di ba? So yung iba, yun ang ayaw ko, yung pupunta ng CR, tapos sasabihin, biyabanggitin talaga.
lalo na yung uupo mo na, ayun, magbabawas ba? Talagang napaka-brutal naman magsalita minsan ng iba. Babanggitin talaga. Tapos wala pang pasintabi, minsan may kumakain. Mayroon namang pananalita na pwedeng gamitin eh. Na medyo, ano ba, decente ang dating. Okay ba tayo dyan? Nabanggit natin yan dahil maging sa Hodyo, pagdating sa sexual intercourse ng mag-asawa, gumagamit sila ng word na nakilala. Alam mo sa English, nahalata ko sa kanila, nanonood ako, yung mayroon pa silang mas magaan na ginagamit dito. Have you slept with someone? Nahalata niyo yun sa mga pelikula niya? Iba na ang ibig sabihin yan. Bakit yung magkasintahan, sasabihin mo, tayo, mababaw lang pagkaalam na, pagkaunawa natin sa English eh. Bakit pinag-usapan o pinag-awayan nila yung ang kanyang kasintahan na he sleep with someone? Nag-away na yon. Ano naman sasabihin? Anong masama doon? Natulog lang naman, nakasama yung isa. Pero sa kanila, yun ang isang diversionary na pananalita na ang ibig sabihin, mayroon na talagang nangyari doon. Advance lang tayo mag-isip. Sa kanila, nagkatabi pa lang, natulog. Pero yung iba ay iba na ang iniisip. Pero yan ay isang style ng pananalita para hindi masyadong malaswa o brutal ang ang sasabihin. The same thing, itong word na to know, o makilala, ay ginagamit din ng mga Hodyo. Nang ibig sabihin, yung relasyong sexual sa pagitan ng lalaki at ng babae. Ito po ang mga example na verses niyan. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya ay naglihi at pinanganak si Cain. Nung magkakilala sila, nanganak agad. Matindi, ano? Siguro ito yung pinagbataya ng iba ngayon. Nagkakilala lang, nabuntis na. Pero kung atin pong pag-aralan yan, sa chapter 2 pa lang, magkakilala na yung dalawang yan. Dinala na nga ng Diyos si Eva kay Adan eh. O ito, laman ng iyong laman, buto ng iyong buto. Sabi ni Adan, ito yung laman ng aking laman, buto ng aking buto. Tawagin siyang babae dahil magiging ina siya ng mga tao. Pero dito, ang ibig sabihin nito ay nagkaroon sila ng sexual relationship na nagresulta ng pagbubuntis ni Eva at ipinanganak ang kanilang panganay na si Cain. Same chapter sa verse 17, si Cain naman, nakilala niya ang kanyang asawa at siya ay naglihi at pinanganak si Enoch. O, ginamit pa rin yung pananalita niya, nakilala. Pero ang understanding noon, nagkaroon sila ng pagsisiping bilang mag-asawa at nagkaroon sila ng anak. Same chapter, verse 25. At nakilalang muli ni Adan ang kanyang asawa. Di ba nagkakilala na sila? Ano ba sila? Nagkahiwalay pa tapos nagkabati uli? Nagkilala uli niya si Eva at nagkaroon sila ng isang anak na lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. So, andun yung word na nakilala. At ginamit ng Panginoon ang word na ito sa verse 32 ng chapter 8 ng Juan, makikilala ninyo ang katotohanan. At ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo, ang sabi ng Panginoon. So, from this references, mga kapatid, ang word na ito ay nagpapahiwatig ng mas malalim na pagkakilala gaya sa relasyon ng mag-asawa. Now, ulitin natin. John chapter 8 verse 32. John chapter 8 verse 32. Makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. It is not, mga kapatid, yung simple na para bang nakilala mo lang ang
katotohanan, umatin ka ngayon, narinig mo yung pangangaral, andin lumaya ka na, hindi ganun yun. Dahil yung narinig mo ngayon ay kapiranggot lamang sa buong katotohanan na dapat mong malaman. It takes time mga kapatid, at marami pang mga pakikinig hanggang sa yung maraming katotohanan ay malalaman mo. Pero gayon pa man, ngayong hapon na ito, kung mayroon mang first time na umatin dito, yung mga mapapakinggan mo ay makapagbibigay na ng kalayaan sa iyo in part, kahit sa maliliit na bagay. Mayroong mga dumalo sa ganitong gawain, hindi ko alam kung sino ang mayroong karanasan yan dito sa inyo, na nung kayo dumalo, tamang-tama naman, nangaral mga kapatid tungkol laban sa Diyos-Diyosan, at doon mo nalaman na hindi pala natutuwa ang Diyos na sumasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan, at nag-decide ka, hindi na ako sasamba pa sa mga Diyos-Diyosan. So nakalaya ka sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. But it is only a part of the whole truth, mga kapatid. Ngayon, bumalik ka ng bumalik dahil nakaranas ka ng kalayaan, at tuwing pagdalo mo, mayroong katotohanang sinasabi sa iyo ang Diyos sa pamagitan ng mga ngaral, at yun ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na magdesisyon para yung mali ay itigil na at iwanan, at ikaw ay magpapatuloy sa pakikinig at aalamin pa kung ano pa yung kasunod na mga katotohanan ng ating Panginoon. And it will bring you deeper in your knowledge about God, mga kapatid. Mas malalim na pagkakilala gaya ng relasyon ng mag-asawa. Kaya ang mag-asawa may mas malalim na purpose ang pag-asawa. Amen. More intimate relationship na hindi mo pwedeng matagpuan sa ibang relasyon. Kahit sa kapatid mo, kahit sa mga magulang mo, kahit sa mga kamag-anak mo, iba pa rin, mayroon pa rin mas malalim na relasyon ang mag-asawa. Yan ang gustong mangyari ng iba. Dahil hindi mo matagpuan yan. Kaya nga, sabi na iba, bakit ka mag-asawa? Para may mag-aasikaso, may magluluto ng pagkain, mayroong mag-aasikaso sa akin. Ganito. Ay, hindi asawa ang hanap mo, katulong. At pwede ka naman mag-hire eh. Pero ang sa pag-asawa, mayroon pang mas malalim dyan na namamagitan sa mag-asawa, mga kapatid. Amen. 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 Kaya nga, ginamit din yan sa Ephesians chapter 5 para doon po igaya yung mga mananampalataya at si Kristo. Ginamit yung analogy ng pag-asawa. Bakit? Ang gustong ipahiwatig doon ni Apostol Pablo, ang pananampalataya ay hindi lamang basta't naniniwala ka sa Diyos. May mas malalim pa yan. Mayroon po kasi mga tao na mababaw lang ang kanilang pagturing sa Diyos. Basta't naniniwala sila sa Diyos. That's it. No, mga kapatid. Ito, tayo po ay nag-level up. Or ano ba tawag yan? Ang sinasabi ko, mas malalim na pagkakilala. Hindi bagay yung word na level up dahil mas mataas yun eh. Hindi tayo nakontento mga kapatid sa simba-simba lamang kung kailan natin gusto. Di ba yan ang ating, noon naman naniniwala na tayo sa Diyos eh. Pero simba kung nasa mood. Pero kung may mas mahalagang okasyon, mas priority natin yon. Pero ngayon, magtataka sa atin, ano ka ba, ba't hindi ka pwedeng magliban? Sapagkat gusto mong may mas malalim pa mga kapatid sa iyong pananampalataya. Praise God. Amen. Ano ba't hindi ka man lang makontento dyan na magbasa ng Biblia sandali, umakikinig, mayroon ka pang papunta sa simbahan. Pagkatao sa simbahan, magbubukas ka ng Facebook mo, makikinig ka ng marami pang nangangaral dyan. Ano na nangyayari sa'yo, mga kapatid? Dahil naintindihan natin na ang pananampalataya sa Diyos ay hindi pwedeng mananatiling mababaw, mga kapatid. We have to deep, deep, deep down, mga kapatid. Amen. Alam kung bakit? Para matibay tayo. Ang halaman o ang puno na mas malalim ang kanyang mga ugat, mas matibay lumalaban sa anumang pagsubok ng panahon. Ganon din mga kapatid, ang layunin natin sa pananampalataya na magiging malalim ang ating ugat, mga kapatid. Marami tayong haharapin mga pagsubok, ngunit hindi tayo susuko dahil nakakagit na mga kapatid sa malalim ang ating ugat sa pananampalataya. To know God is to go deeper, mga kapatid. Dahil kung mananatili tayo sa level na
ako hindi naman nakakalimot sa Diyos. Naniniwala ako sa Diyos. Well, galing na tayo dyan. Pero anong nangyari sa atin? Sa babaw ng ating pagkakilala at paniniwala sa Diyos, saan? Ano ang buhay natin? Hindi man tayo nagiging masunurin. Sino ang nagiging masunurin? Yung mga nag-advance, mga kapatid, ng kanilang pananampalataya. Amen? So, mas malalim na pagkakilala, gaya ng relasyon ng mag-asawa. Intimate knowledge or intimate relationship. Bisita ka, dinala ka na yung kaibigan, o di kaya'y nagising ka, nagkaroon ka ng casual understanding or knowledge tungkol sa ating Panginoon. Jesus Christ, o kilala ko yan, sinisilibrate yan pag December 25, pagmahal na araw naman, ginugunita yung kanyang kamatayan, ganito, ganito, ganito. So, mayroon kang casual knowledge sa ating Panginoon. Ganun lang kababaw. Ganun lang. Actually, hindi naman ang mga tao masaya dahil sa kay Jesus Christ pag Christmas eh. Karamihan ng tao, hindi talaga sila masaya dahil sa Panginoon pag Christmas. Meron bang magpapatunay niyan kasama ko rito? Bakit masaya kayo pag Pasko dati? Ha? Mayroong simbang gabi, barkadahan. Ang iba masaya dahil magtitinda naman sila ng puto bumbong at bibingka, tsokolate, o kikita na naman tayo simbang gabi. O, ano pa? O, malapit na ang bonus dahil December 25. Masaya ba sila dahil sa Panginoon? Hindi. Iba ang sineselebrate nila. Iba ang ine-expect nila, mga kapatid. So, yan ay mababaw na pagkakilala sa ating Panginoon. Pero nung ikaw ay may nagdala sa'yo sa gawain, nakakapakinig ka, nung una na o-open ka, nung una ay parang hindi mo gusto, pero mayroong nangungusap sa'yo, bumabalik ka. Mga kapatid, ang Diyos ay gumagawa sa buhay mo. Tandaan mo yan, dahil naranasan namin yan. Nung una kong dalo, ano bang kinawiwilihan ko doon? Wala akong kawiwilihan doon dahil yung lugar na pinuntahan ko, mga kapatid, ay hindi naman mukhang simbahan. Baho nga eh. Pero doon ako na-convert. Bumalik ako ng bumalik doon hanggang sa tumira na ako doon eh. Mayroong kapangyarihan na humihila sa'yo. Mayroong tumatrabaho sa buhay mo, mga kapatid. Amen! Ang Diyos ay gustong magkaroon ng mas ano ba tawag niya sa Tagalog yung intimate? Sabi natin, mas malalim yun na. Magkaintindihan na tayo doon. Mas malalim na ugnayan sa'yo. Now, you have to do your part also. Hindi lang pwedeng ang Panginoon palagi, mga kapatid, na naghahabol-habol sa atin. Kailangan, praise God, gumawa din tayo ng mga paraan. Kaya nung ikaw, mga kapatid, ay mag-desisyon, o bakit? Maglilingkod ako sa Diyos. Ayusin ko yung pananampalataya ko. So hindi ka na kontento na ikaw iniimbitahan na lamang, na ikaw ay tuwing Linggo na lamang, dumadalo ka na, dinagdagan mo na ang pagdalo mo, mga kapatid. Bumili ka ng sarili mong Bible, nagbabasa ka na, hindi lang nakadepende sa nangangaral. Bakit? Ikaw mismo, gumagawa ka ng paraan na ang relasyon mo sa Panginoon ay mas magiging matibay, mas magiging malalim, where you are improving. At para mas matuwa sa iyo ang Panginoon, ang sabi mo, tatalikuran ko na ang mga masamang ginagawa ko. Nagsisi ka sa iyong kasalanan. At para ipakita na ikaw talaga ay decided na maglingkod sa ating Panginoon, nagpabautismo ka sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesus. That is public proclamation, mga kapatid, na mula ngayon, ako ay maglilingkod na sa Panginoon. Amen. Praise God. At sa tuwa naman ng Panginoon sa iyo dahil nakita talaga na ang puso mo ay desidido at ikaw ay malinis, totoo talagang iyong hangarin, ang ginawa ng Panginoon, pinuspos ka ng kanyang banal na espiritu para hindi ka na makontrol ng masasamang espiritu. Ngayon mayroon na kayong malalim na ugnayan ng Panginoon. Hindi na ito by knowledge, kundi by spirit, mga kapatid. Mayroon na kayong spirit man.
Hallelujah! Kaya hindi ka na kontentong sasabing, hindi naman ako nakakalimot sa Panginoon eh. Nananalangin ka na. Nakikipag-usap ka na, mga kapatid. Praise the Lord! May mas malalim ng ugnayan. Hallelujah! Nung yung mag-asawa, yung normal na mag-asawa, una silang nagkita, sino bang... Nakahiya naman akong interviewin yung iba rito. Saan ba kayo unang nagkita? Maaring sa isang okasyon, mayroong nagpakilala. Ito na lang, mayroon akong kaibigang pastor. Naging preacher din natin siya. Isang pastor natin sa Central Luzon. Una silang nagkakilala nung misis niya. Nung kami ay nakipagkasal, dumalo sa kasalan, ng isang churchmate namin sa Pangasinan. Eh yung misis niya, ayoko na magbanggit ng pangalan. Ma-inspire na lang kayo. Ano, nandun kami, kasalan, Pangasinan. Yung misis niya ngayon ay kasama noong ikinasal. Galing sa ibang bansa, magkasama sila, kaya magkakilala sila. So dumalo din yung kanyang si sister. At doon, nung nandoon na, nagsimula lang sa tukso-tukso. Maraming ganyan at kakatuluyan. Pero huwag naman kayong sasabihin, sige, ayos pala yun, tinutukso-tukso. Huwag kayong, kung hindi mong kalooban eh. Pero maraming ganun. Doon lang yun eh, nagbibiruan. Tatawahan na, bagay sila, bagay. Aba, bandang huli. Magkasintahan na, katuluyan. Hanggang sa ngayon, mag-asawa na oh. Sekretary ng isang district natin, mga kapatid, Central Luzon. Mag-asawa na yun. And they are doing good. Magandang kanilang ministry, magandang kanilang pamilya. Praise God. O, kita mo? Nagsisimula lang sa casual meeting. Hindi nga sila magkakilala noon eh. Nung dumalo kami sa kasalan, doon lang sila pinagbibiro ng kanilang namin, yung mga... Abay, nagkatuluyan. Di ba, ganun lang. May nagdala sa'yo sa gawain. Bisita ka muna. O di kaya, mayroon ka ng casual knowledge sa ating Panginoon. Pero nung ikaw ay nakinig, patuloy na nakikinig, lumalalim ng lumalalim ang relasyon, mga kapatid, sa Panginoon. Hanggang sa bandang huli, kahit wala na yung nagdadala sa'yo, ikaw na ang interesado. Ikaw na, mga kapatid, ang hindi mapakali. Gusto mo nang pumunta roon sa gawain. At nandito ang ilan sa inyo, bumilang na kayo ng taon dahil, mga kapatid, nagkaroon na kayo ng magandang bonding sa inyong relasyon sa ating Panginoon plus yung relasyon pa natin sa mga kapatiran. Pero kahit wala, mga kapatiran, kahit mag-isa ka, gusto mong makabonding palagi ang ating Panginoon, mga kapatid, dahil may mas maganda na kayong relasyon. Amen! Hallelujah! Sa ano nga lang eh, di ba, mag-asawa, bago silang asawa, nagkasintahan. Lalo ngayon, kasi ang very accessible sa atin ang communication, dati ang hirap eh, sulatan ang sulatan eh. Yung sulat ay naliligaw pa. Nanay Melinda, natatawa ka, panahon mo, sulat pa eh. Ang pinakamabilis, telegrama. Binabayaran mo bawat litra, kaya pinapaiksi ng husto. Sa halip, the demon is new. Ang nakilagay, demonyo. Kasi ano eh, babayaran mo bawat litre eh. Kaya paiksin mo ang salita, mga kapatid. Magkanong bayad natin? Maganon, para mas mabilis yun. Kasi yung sulat ay ang tagal. Hindi mo ma. May special, mayroong ordinary. Pero ngayon, text-text, mga kapatid. Kaya yung mga lumalalim na ang kanilang relasyon ay talaga namang nagkakapuyatan minsan sa text, sa chat, mga kapatid. Kasi lumalalim na ang kanilang relasyon na hindi mo yan ginagawa sa mga pangkaraniwan mong mga, sa mga acquaintances mo lamang. Ang challenge na dito sa atin eh, kung tayo ay nagagawa natin yan sa tao, sa Diyos, mga kapatid, pwede natin gawin yan dahil hindi natin kailangan ng cellphone, hindi natin kailangan ng load.
At any time, wala pong dead spot, mga kapatid, kung signal din lang ang pag-uusapan, bago nagkaroon ng mga tower, ang mga cellphone, ang Panginoon ay natatawagan na any time, mga kapatid, 24/7, purihin ang ating Panginoon, libreng libre! Praise God! Hallelujah! Hindi pag tumawag sa Panginoon eh. Hindi maintindihan. Bakit? Nasa ilalim ng tulay. Wala na. Now I challenge you, kayong mga nakikinig, ayusin o laliman pa natin ang ating relasyon sa Panginoon, mga kapatid. This is the intention of this word, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, and ye shall know the truth. Pero, pagdating sa Tagalog, ang kanyang translation, hindi po yung at malalaman mo ang katotohanan, kundi makikilala mo ang katotohanan. This is personal. At yung ating malalim na relasyon sa Panginoon ay magbumunga kung paano yung nakilala ni Adan si Eva, nagkaroon sila ng anak, nakilala ni Cain ang kanyang asawa, nagkaroon sila ng anak, nakilala ulit ni Adan si Eva, nagkaroon sila ng anak. Ang malalim na relasyon ng isang tao sa Panginoon ay hindi pwedeng hindi magbubunga, mga kapatid. Yan ang isang bagay na nakita ko. Kita mo, ang mga matagal nang naglilingkod sa Panginoon na nandito, mayroon kayong masasabing may nadala kayo sa Panginoon dahil hindi po pwedeng iwasan yon. Habang lumalalim, gumaganda ang relasyon mo sa Panginoon, nagiging fruitful po yan. Hindi ka magiging masaya na ikaw lang. Actually, mauumay ka sa sarili mo pag ikaw lang. Kaya gusto mong iparamdam sa iba, maranasan ng iba ang kagandahan na iyong naranasan sa relasyon sa Panginoon. Kaya hindi mo papigilan ang iyong sarili na mag-anyaya ng iba. Amen! At it will lead to fruitfulness, mga kapatid, magkakaroon ng bunga kung paano ang mag-asawa ay nagkakaroon ng anak maliban pagbaog. Amen! So ang pananampalataya, hindi naman baog yan, mga kapatid. It is a working, a fruitful relationship with the Lord. At it will result to fruitfulness, mga kapatid. Ang iba, may mga bunga. Sino na may mga bunga dito sa Panginoon? Ang tinutukoy kong bunga ay yung may mga dadala lang sa Panginoon. Sino may mga dadala sa Panginoon? Nge. Ano ba yan? Lakas-lakas kong magsalita. Wala pala. Meron. Ano ba na magtaas ng kamay? Dali. Pahit kayong mga nanonood, magtas din kayo ng kamay kahit mag-isa lang kayo. Sino may mga bunga na sa Panginoon? Natural yun. Natural yun. Ang iba sa inyo, hindi siguro inyo maalala. Sino bang nadala ko na sa Panginoon? Kung wala pa, abay, lalim-laliman pa ninyo, mga kapatid. Hindi pwedeng hindi ka magbubunga pag mayroon ka ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. Dahil dyan hinugot yung ano eh. And you shall know the truth. Knowing the truth is having a deeper relationship with the Lord, an intimate relationship. At itong intimate relationship na ito ay parang relasyon ng mag-asawa. Magbubunga ito, mga kapatid. Amen! Halimbawa, sa level namin, kita mo, nung nakakilala kami sa Panginoon, o nung una kong nakilala ang Panginoon, parang hindi man ako seryoso eh. It takes na mga ilang buwan bago ako nagseryoso, mga kapatid. At hindi ko alam, ang Diyos ay tumatrabaho sa buhay ko. Nag-response din ako, mga kapatid. Gumagawa ako ng mga positive responses sa mga udyok ng Panginoon sa akin to the point na nag-decide ako, mga kapatid, na hindi na ako magtatrabaho kundi maglilingkod na ako sa Panginoon. Nagdala pa yan sa mas malalim na relasyon. And then hindi nagtapos doon. Kita mo ngayon, after 1983 hanggang ngayon, mga kapatid, oh, kita mo, andito, nagpapastor kami, yung iba kong mga kabats, yung iba kong mga katulad, mga kapatid, nagpapastor kami, na mas marami pa nagiging bunga, yan ay bunga ng mas malalim na dedication, relationship sa ating Panginoon. Si Pastora Sine, tumayo dito kanina, nagbigay sa atin ng inspiration, ganun din. Nandun yung kanyang pagpupunyagay ng kanyang relasyon sa Panginoon ay magiging malalim, mga kapatid, at nagpapastor siya, may nga inaalagaan siya. Tama? Now, hindi necessary na magiging pastor tayo, but hindi natin maiwasan. Isa yan, mga kapatid, sa unavoidable na
resulta ng ating magandang relasyon sa Panginoon, magkakaroon talaga yan ng bunga. Magkakaroon ka ng anak sa pananampalataya. Amen. Huwag nating hayaang tayo ay baog sa pananampalataya. Dapat mayroon tayong magiging anak sa pananampalataya. Hello! Mga mananampalataya, kilala natin ang Panginoon, pero gaano na kalalim ang ating relasyon sa Panginoon. Hindi niya sinabing hindi malalaman. Ang sabi niya, makikilala. Dahil pag sinabing malalaman, ang tinutukoy dyan ay yung kasulatan at katuruan. Pero mga kapatid, nung sinabing makikilala niyo ang katotohanan, ang tinutukoy mismo dito ay ang Panginoon. Hindi yung kanyang teachings, hindi yung kanyang doctrines, but the Lord Himself, mga kapatid. Amen. Huwag tayong makuntento na alam natin ang kasulatan, alam natin ang katuruan. Dapat kilala natin ng husto kung sino ang nagtuturo at may author ng kasulatan na yan, mga kapatid. It is more important. Dahil ang katotohanan yan, lalo tigit sa buhay ng mga baguhan, hindi nila masyado alam ang kasulatan. Limitado pa ang alam nila sa mga turo ng ating Panginoon. Pero ang pagkakilala nila sa Panginoon ay ganun na lamang, mga kapatid. Kaya hindi sila bumibitaw. Pag kilalang kilala mo ang Panginoon, mas matibay ka kaysa kung alam na alam mo ang kasulatan at katuruan. May maraming mga taong alam nila ang nilalaman ng Biblia, alam nilang iba't ibang aspeto ng doctrine, pero hindi ganun ang kanilang commitment. Bakit? Dapat mas mahalaga, mas kilala natin kung sino yung nagtuturo at sino yung author ng kasulatan, mga kapatid, ng Bible. Doon tayo dapat magkaroon ng relasyon. Hindi lamang ang commitment natin ay doon sa libro, kundi yung author ng libro, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ang sabi ng Panginoon, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay walang iba kundi ang Panginoon. Hindi niya sinabi na nasa kanya ang katotohanan at hindi niya sinabi na alam niya ang katotohanan, kundi ang claim ng Panginoon, siya mismo ang katotohanan. John 14:6, di ba? Alam ng mga mananampalataya yan. Lahat ng mananampalataya. Memorize nyo sa Tagalog. John 14:6. Ay, maya. Papamemory ako sa Tagalog. Batas English naman yung verse ko. Para bang, sabi, mula ngayon, hindi na ako magsasalita ng English. Never. Para bang ganun. Sige, Juan 14:6. Tagalog. O mayroon siyang tatlong claim doon, mga kapatid, bilang siya. Sinabi niyang, ako'y ako nga. Ako'y siya ako. Ang sabi niya, ako ang katotohanan. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. So hindi sinasabi ng Panginoon na alam ko ang katotohanan. Una sa akin ang katotohanan, dala ko ang katotohanan. Sinabi niya mismo, ako ang katotohanan. Kaya hindi mo pwedeng asahan ng Panginoon na siya ay magsasalita ng mali at kabulaanan dahil siya mismo ang katotohanan. He is the very embodiment of truth, mga kapatid. Dahil siya po ang manifestation ng Diyos na totoo. May mga hindi mananampalataya na pinagbibintangan ng Panginoon na nagsasalita ng hindi tama. Hindi pwedeng mangyari yun dahil siya ang katotohanan, mga kapatid. Walang pwedeng manggaling sa kanya kundi totoo. Praise God. So sino ang dapat nating makilala para magpalaya sa atin? Ang Panginoon. Siya yung katotohanan. Ang sabi ng makikilala nyo ang katotohanan. May mga pananalita ho kasi ang Panginoon na kahit ang tinutukoy niya ay ang kanyang sarili, ay parang gumagamit siya na ibang pananalita. Darating ang anak ng tao, siya mismo nagsasalita, siya ang tinutukoy, sarili niya. Kaya minsan, yung mga immediate niyang mga tagapakinig noon ay parang naguguluhan. Tapos minsan naman, bigla naman sasabi niya, ako at ang ama ay isa. Sabi lang, gulo-gulo mo. May demonyo ka sa katawan. Di ba't nasabihan nila ang Panginoon ng ganyan? Sabi ng Panginoon, kung ako talaga ay may demonyo, pagkatapos pinapalayas ko yung mga demonyo,
ay hindi tatatag ang kaharian ko pa ganyan. Kasi kami mismo nagsisiraan. Kailan hindi nila maintindihan talaga ang ating Panginoon. Yun ang point doon. Dapat makilala natin ang katotohanan. Ngayon, yung mga kausap ng ating Panginoon, proud na proud sila. Kala na sila, nasa katotohanan sila, mahudyo sila. Sumagot sila. Ang sabi nila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanman ay hindi kami naalipin ni numan. Paano mong masasabing palalayain kami? Pero noong panahon na yan, yung mga hudyo, kasama ang ating Panginoon, nasa ilalim sila ng Roman Empire. Actually, hindi naman sila inaalipin, pero nasa ilalim sila ng Roman Empire. Ngayon, ang tanong nila, hindi kami alipin. Paanong kami palalayain? Dahil ang sabi ng Panginoon, kayo mga alagad ko, makikilala ninyo ang katotohanan at palalayain kayo ng katotohanan. Yung iniisip nila, anong palalayain? Saan palalayain? Hindi naman kami alipin ah. At ang sabi ng Panginoon, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ang kasalanan. Hindi tinutukoy ng Panginoon yung kanilang mga status sa buhay noong panahon na yon, dahil hindi naman talaga sila alipin, hindi naman sila inalipin ng mga Romano, mga kapatid. Praise God. Pero ang sinasabi ng Panginoon, sila ay makasalanan. At ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ang kasalanan. Kaya nung sinabi ng Panginoon, makikilala ninyo ako ang katotohanan at palalayain kayo ng katotohanan, ang unang misyon talaga ng Panginoon ay hindi political kundi spiritual, mga kapatid, para yung mga tao na nasa ilalim ng kontrol ng kasalanan ay palayain ang ating Panginoon. Pinakamahirap na magiging alipin ay ang alipin ng kasalanan. Mayroon bang ganun? Alipin ang kasalanan? Yes. Hindi nga lang yan halata. Pero makikita natin yan. Under control sila. Ang alipin po ay walang desisyon sa kanyang sarili, kundi sunod-sunuran siya sa kapangyarihan na nagkukontrol sa kanya. Kaya mga tao, palagi yung sinasabi sa inyo, may mga taong gumagawa ng masama na hindi naman talaga nila gusto yung kanilang ginagawa. Pero nagagawa nila. Bakit? Alipin sila. Amen. Pero, mga kapatid, ang Panginoon ay dumating at ang kanyang garantiya, pag makikilala ninyong katotohanan, palalayain kayo. The truth shall set you free. Hindi diniritso ng sabi ng Panginoon, I will set you free. Pero yun ang intention kung makukuha mo ang logic, di ba? Makikilala niyo ang katotohanan. Hindi po kasulatan, hindi po material, kundi tao ang tinutukoy. Makikilala, hindi malalaman, mga kapatid. At siya. So sa direktang pananalita, parang sinabi ng Panginoon, ako ang pwedeng magpalaya sa inyo sa pagkaalipin sa kasalanan. At yan ang totoo, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Marami na pong mga taong lumaya sa pagkakasala dahil sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen! Tapos sasabihin ng mga pilosopo, bakit ako? Hindi ko naman tinanggap yung Panginoon na sinasabi ninyo. Pero naiwasan ko ang pagkakasala. Well, congratulations. Ang lakas ng willpower mo. Pero sabihin ko sa iyo, hanggang dyan ka lang. Ang kagandahan sa Panginoon, pinalaya na sa kasalanan, pwede pang, meron pa yun, hindi magtatapos, mga kapatid, doon na pinalaya lamang sa kasalanan. Kung yung mga binibili natin ay may mga freebies. Gustong gusto natin yung mga freebies ngayon. Amen. Praise God. Nung isang araw, may nakasabay ako, nagbili doon. Nagbili ng mga electricals. Yan sa isang tindahan dyan. Sabi niya, Busing, baka naman mayroon dyan, palibre ah. Sabi nung inchik, anong palibre? Yan, kahit yung luma na yung metro. Sabi niya, kasi wala na akong panukat eh. Sabi nung incheck, nakita yung metro doon sa kanya lamisa. Uy, iyon na. Gustong-gusto natin yan, di ba? Yung mga previous na yan. Sabihin ko sa inyo, ang kalayaan na dala ng Panginoon ay hindi magtatapos sa kalayaan. Mayroon pa itong mga previous, mga kapatid.
Hallelujah. Ang tao, mayroon niyan siyang willpower. Maraming mga tao nagbago sa sarili nilang desisyon. Oh, malalaman mo, ganito ang kanilang kahapon. Medyo hindi nakakatuwa. Pero ngayon, mga kapatid, bagong-bago na sila. Pinagmamalaki nila yan. Ako lang ang may kagagawa yan. Nag-desisyon ako sa aking sarili na hindi ko nagagawin yan. Ayan, kaya nagiging maganda ang aking buhay. Kaya nga, babatiin natin yan sila. Huwag natin silang ida-down. Kasi nagtagumpay sila, ang iba hindi. Pero sabihin ko sa inyo, sa mga walang kakayanan na ganyan, nire-recommenda natin ang Panginoon. Ang sabi niya, makikilala ninyo ako at palalayain ko kayo. Saan? Sa pagiging alipin ng kasalanan. At mga kapatid, hindi lamang magtatapos dyan. Tingnan nyo ha, sabi ng ating Panginoon. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya habang panahon. Mahalaga po itong point na ito. Unawain natin. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya habang panahon. Ay. Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman. Sino yung alipin na tinutukoy dito? Sa konteksto ng ating pinag-usapan, yung mga alipin sa kasalanan, hindi sila kabilang sa pamilya ng Diyos at mamubuhay sa walang hanggan. Pero ang sabi ng Panginoon, ang mga anak ay kabilang magpakailanman. Hindi po magtatapos ng isang makasalanan na ipalalayain ng Panginoon. Pwede siyang mapabilang bilang anak ng Diyos. Wow! Alipin sa kasalanan dati, pinalaya ng Panginoon. Pagkatapos, inampun bilang anak, mga kapatid. Praise the Lord. Nakakatuwang pakinggan yung mga istorya ng ganyan. Ito ay katulong lang dati, kung tutuusin. Kaya lang yung kanyang amo, sobrang yaman, nung namatay, pati siya binigyan ng pamana. Di ba't marami nag-i-exist na ganyan ngayon? Na malaman-laman mo, hindi naman pala ito anak ng mayaman. Ito ay trabahador lang dati, kaya lang napakabait, natuwa yung kuhan, at pinamanahan din. At yan, napalago niya yung kayamanan na ipinamana sa kanya. Isipin mo yan, mga Cinderella stories, mga kapatid. Pero sabihin ko sa inyo, kung yan ay nakakatuwa, nakakaingit, mga kapatid, ini-imagine natin na sana tayo yun, huwag. Dahil hindi naman talaga tayo yun. Pero mga kapatid, dito po sa pananampalataya, tayong dating mga alipin ng kasalanan, pinalaya ng Panginoon at ginawang mga anak niya, mga kapatid. At magiging kabilang magpakailanman, ang promise. Magpakailanman forever. Dahil ang pagiging anak ay hindi lamang dito sa lupa, kundi hanggang sa eternity, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, kanina, inawit siyang malaya, ano? Kanina ba yun? Ikaw, Ate Ronaldine, ano? Amang tama, ano? Malaya. Kung ang anak ang nagpalaya sa inyo, kanina, hindi niya diniritso na siya yon. Ang sabi niya, makikilala ninyo ang katotohanan. Ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Tapos, bandang huli, dinrive niya sa kanyang sarili. Kung ang anak magpapalaya sa inyo, so, unti-unti, mga kapatid, pinapalutang niya kung sino talaga yung kanyang sinasabi. Pero hanggang dito sa verse 36, hindi pa rin niya ginagamit yung salitang ako. Siya na yan eh. Verse 32 pa lang, siya na yun eh. Ang katotohanan na magpapalaya. Pero sa verse 36, mga kapatid, hindi pa rin niya sinabing ako. Sabi niya, kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, kayo nga ay magiging tunay na malaya. Kilala natin kung sino yung anak. Sino yan? Siya rin ang nagsasalita, mga kapatid. Kaya sa diritsong pananalita, ang ibig sabihin niyan, kung ang Panginoon ang magpapalaya, tunay ngang ang tao ay magiging malaya. Dahil yung tao na sinabi ko sa inyo kanina, na sa pamagitan ng kanyang willpower, siya po ay nagbago ang kanyang buhay, mabuti. Pero hindi po, may mga aspeto pa rin ng buhay sa taong yon na hindi pa rin nakakatuwa sa ating Panginoon.
Paano yan? Nagbago siya. Iniwanan niya ang mga bisyo. Nagiging malinis ang kanyang buhay. Masyado siyang maingat sa kanyang pamumuhay. Inalagaan niya ang kanyang sarili. Pero hindi naman siya sumusunod sa Panginoon. Hindi pa rin siya nakakatuwa sa Panginoon. Hindi ba? Hindi pa rin siya nakakatuwa sa Panginoon. Dahil ang Panginoon mayroong sariling patakaran eh. Hindi man pwedeng yung patakaran natin ang susundan ng Diyos. Hindi rin pwedeng pupunta sa atin ng Panginoon, ano bang ginagawa mo para mabuhay ka ng maayos? Ito po ang aking patakaran. Sasabi ng Panginoon, approve sa akin yan. Hindi. Mayroong sariling patakaran ng Panginoon. Dapat doon tayo bumatay. At ang sabi ng Panginoon, pag pinalaya ko kayo, tunay nga kayong maging malaya. Ang tunay na pagiging malaya ay yung spiritual freedom, mga kapatid. Dahil marami mga taong malaya, katulad nung sinabi, yung kausap ng Panginoon. Sabi, saan mo kami palalayain? Hindi naman kami alipin ah. Yeah? Hindi nga kayo alipin, pero kayo ay mga alipin ng kasalanan. Marami mga taong malaya, pagala-gala. Malayang-malaya sila. Pero sa totoo niyan, kontrolado sila ng kasalanan. Ang misyon ng Panginoon, sila po'y palayain mula sa ganong klaseng kalagayan, mga kapatid. Praise the Lord! Magtataka ka minsan, mayroong isang tao, yung mga nakikita nating mga balita, sasabihin nila, mabait naman yan ah. Eh bakit na-involve sa krimen? Kasi nga mga kapatid, hanggat ang taong yan ay nasa control, labas siya sa control ng ating Panginoon, malaki ang tendency na siya ay mai-involve sa kasamaan. Dahil wala naman siya sa control ng ating Panginoon eh. Wala sa protection ng ating Panginoon. So mga kaibigan, ang pinakamahalagang kalayaan ay ang kalayaan sa Espiritu. Kaya nga ang isang tao, mananampalataya, kailangan niya siyang ipanganak muli sa Espiritu. Born again in the Spirit. You know? Kasi ang alipin ng kasalanan, malaya ang katawan, pero alipin ng kasalanan ang Espiritu. Yung Espiritu natin, kinokontrol ng masamang Espiritu. Yun ang alipin. Kaya sa Bible ay mayroon pong kailangan ipanganak muli sa Espiritu. Spiritual birth. Magkaroon ng bagong Espiritu. Actually, ang sabi, sa panahon ni David, yun ang hiningi niya sa Panginoon nung siya'y nagkasala. Bigyan mo ako ng bagong diwa, bagong Espiritu, Panginoon. Dahil yung kanyang, yung Espiritu niyang na-involve sa kasalanan, kinamumuhian niya. Kaya, Panginoon, renew a right spirit. Kasi nung nagkasala siya, nawala na sa ayos ang kanyang Espiritu. Nagkaroon na siya ng wrong spirit, sinful spirit. Kaya ang kanyang prayer sa Panginoon para siya ay ma-restore, renew a right spirit within me. Hindi lamang basta't spirit, kundi right spirit, mga kapatid. Kasi yung Espiritu natin ang nagiging channel ng masamang Espiritu. Spiritual operation kasi yun eh. Lapit na tayong matapos. So naparito ang Panginoon para magbigay ng kalayaan, yung tunay na kalayaan. Yung mga sinisigaw-sigaw diyan na kalayaan, kalayaan. Ay nako, kahit yung mga sumisigaw ng kalayaan, pagkatapos noon kung ano-anong kabalbalan ang ginagawa, mga kapatid. Pero ang tunay na kalayaan ay yung bigay ng ating Panginoon. At ito yung mga ini-enjoy ng mga mananampalataya. Kaginang umbaga, sinabi ko sa inyo, may mga nagtataka sa iyo bilang mananampalataya. Ano na ang kaligayahan mo? Hindi ka na sumasama sa amin. Hindi ka na gumagawa ng ganito. Hindi ka na gumagawa ng ganito. Nagtataka sila sa atin, ang sabi ni Pablo. Nagtataka sila sa atin. Ano bang kinakaligayahan natin? Maligaya tayo sa kalagayan natin na hindi na tayo gumagawa ng masama, mga kapatid. Amen! Dahil ang paggawa ng masama ay hindi po actually nagbubunga ng kasiyahan. Palaging mayroong kaakibat na para sinasabi nating napukonsensya tayo. Amen. Pero pag ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon, nagdudulot ito sa atin ng kagalakan. Ramdam-ramdam natin tayo malaya, mga kapatid. Na makasalanan, hindi po yan malayang gumawa ng kalooban ng Diyos.
kontrolado yan ang kasamaan. Pero pag tayo mga kapatid, pinalaya na ng Panginoon sa kasamaan, ay nagiging malaya na tayo, kayang-kaya na nating gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Dati, ayan, bago ka palang sa Panginoon, nagpupuri dito ang mga mananampalataya, hindi ka makasabay. Bakit? Siyempre, hindi ka nasanay sa ganyan eh. Pero bandang huli, nung nagkakaroon ka ng mga dahilan, ng kagalakan, kilala mo na ang ating Panginoon, nag-uumpisa ka ng pumapalakpak mga kapatid, pataas-taas ng kamay. Bakit? Yan po ay mga gestures o mga... Ayan. Basta gestures yan eh. Anong gestures? Pag natutuwa tayo, mayroon tayong mga expression eh. Amen? Imagine, yung mga nanonood sa basketball, mga kapatid. Tapos tuwang-tuwa sila dahil yung team nila ay nakashoot. Tapos mga nakaganon lang sila. Kindat-kindat lang. Ganon din yung kabila, naagaw ng bula yung kabila. Tapos dribble, lusot, na-intercept. Na-intercept ulit. Pagkatapos mga kapatid, 3 points, 3 points, oh, shoot, 3 points. Wala lang, ganon-ganon lang sila. Tuwang-tuwa sila. Ganun-ganun lang. Kasi mga ano sila, mga dissenting tao. Ganun-ganun lang. Nakawalang gano'y mga ganun, pag ganun-ganun lang. Diba? Anong ginagawa? Nanood ng basketball. Kaya sabi natin, ano yung sisigawan doon? Pag duman tayo sa isang lugar, ito mag-Abril, Mayo, yun yung mga panahon ng liga eh. Ano yun? Siguradong liga yan. Mga alas 8 ng gabi hanggang alas 10. Kaya rinig natin, sigawan. Tuwang-tuwa sila. Pag may madapa, tuwang-tuwa sila lahat. Sigawan sila. Butata, tuwang-tuwa sila mga kapatid. Dahil meron tayong mga expression pag tayo natutuwa, sabihin ko sa iyo, pag ikaw ay dumadalo sa gawain ng ating Panginoon at hinahayaan mo na ang Diyos ay tumatrabaho sa buhay mo, mamamalayan mo na lamang ang sarili mo, pumapalakpak ka na, nagtataas ka ng kamay mga kapatid. Hindi ka kailangan lutusan. Bakit? Mayroon kang kagalakan na nararamdaman at sa pamamagitan niyan, pinapakita mo ang iyong pagsangayon, ang iyong approval mga kapatid. Amen. Nung una ay talagang, nangyari sa mga taong dito, parang sabungan to ah. Kung nagagawa nga sa sabungan yun eh. Oh, amen? Palagay ko naman, ang Diyos ay hindi natutuwa doon sa sabungan, kahit magpalakpakan sila, kahit maglundagan sila. Kanina yung sung leader dito, palukso-lukso pa eh. Pag doon sa sabungan yan, hindi nakakatuwa sa Panginoon yan. Ano? Pero gawin mo yan dahil yan talagang nararamdaman mong kagalakan sa ating Panginoon. Pati ang Panginoon ay nakangiting nakatuwa sa iyo, ay nakatingin sa iyo mga kapatid. Amen! Praise God! Malaya ka nang gawin ang gusto mong gawin sa Panginoon. Ang nararamdaman mo sa Panginoon ay malaya mong ihayag mga kapatid sa pamagitan ng iyong action na hindi mo nagagawa yan dati noong hindi mo pa tunay na kilala ang ating Panginoon. Eh makikita mo minsan, dati, sa church namin, sa Manila pa kami, kahit yung church namin ay simple lamang, pero maobserbahan yung mga taong medyo malalim na talaga ang kanilang pagkakilala at relasyon sa ating Panginoon. Minsan nauuna yan doon, minsan may mga araw pupunta yan doon, mananalangin sa Panginoon, kahit mag-isa, nakataas ang kamay, umiiyak, nagkikipag-usap sa Diyos mga kapatid, hindi gagawin ng makasalanan yan. Maliban lang pag siya ay nagsisisi at humingi ng tawad sa Panginoon. Pero doon, tuwang-tuwa siya. Ang ilan sa inyo mga kapatid, kahit sa inyong mga bahay, minsan maramdaman ninyo na kayo ay gusto ninyo makausap ang ating Panginoon. Mas ginugusto mong mag-isa ka, praise God, at ikaw ay luluhod. Ikaw ay magpupuri sa ating Panginoon kahit mag-isa ka. Hindi mo ginagawa yan nung ikaw ay makasalanan pa. Pero ngayong nagkakaroon na ng mas magandang relasyon sa Panginoon, kilala mo na ang ating Panginoon, nararamdaman mo ang presensya ng ating Panginoon, nagagawa mo yan mga kapatid. Praise God, dahil pinalaya na ang iyong Espiritu para gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah! Ang makasalanan, malaya silang gawin ang pagkakasala dahil alipin sila niyan. Kaya kahit lasing na, nangangagaw pa ng microphone at nagpipilit kumanta, pag ganun-ganun ang mata, halos hindi na makita yung nandun sa monitor. Talaga namang ang lupit talaga ng masasamang espiritu eh.
lasing na, hindi pa rin titigil. Tapos, mga ngagaw pa ng tagay. Ipag-away pa, ganun kalupit ang masamang espiritu. Hirap na hirap na yung tao, hindi titigilan eh. Suka na ng suka. Uudyukan pa rin ang masamang espiritu, balik ka pa roon, laklak ka pa. Hindi nyo nakikita yung kalupitan na yan. Sabi ko ngayon kagabi, habang nag-uusap kami doon, di ba nung nakaraan, mayroon dyan ano, yung magkaangkas na, napanood nyo yun, yung magkaangkas, na biglang sumibad, pagkatapos bumangga doon sa kotse na kasalubong. Diyan yun, di ba? Sa papuntang Talaw-Talaw. Eh, ang linis naman. Hindi naman ganun karami ang sasakyan. Pagkatapos, buti nakuhaan nung kasunod na kotse sa kanyang camera sa dashboard. Abay, kita mo, magkaangkas dalawa, biglang sumibad, sumalubong doon sa kotse. Tumilapon. Ano nangyari? Patay yung magkaangkas, yung pala ay lasing. Bago ba yan? Hindi. Araw-araw yan, ang daming namamatay dahil sa alak na yan. Ngayon ang COVID, pinagmamaskara tayo. Yung alak, ang dami nang namatay dyan, ang dami nagkakasakit dyan, ang daming pamilyang nasira dyan. Bakit walang aksyon na ginagawa? Salot sa lipunan niyang alak eh. Bago pa ang drugs naging salot, ang alak ay salot na. Bakit walang ginagawang aksyon? Diba? Nakakaawa, ang lupit. Ah, yung mga lasinggero dito dati, lasing na kayo. Hindi pa rin kinatigil. Kita mo talaga pag ialipin. Samantalang soft drinks eh, naka 500 ml ka na eh. Sige pa, inumin, ubusin natin ito. Hindi ko na kaya. Gaganon-ganon na. Ay, yung alak, naka ilang buti na eh. Tapos suka na suka, babalik pa din. Hindi ba nyo nakikita mayroong kapangyarihan sa likod? Yung mga maninigarilyo, tulad nung kinakwento niya doon, tumigil na yan. Dahil inatake na, grabing ubo niyan, inabot. Ngayon, nag-uumpisa na naman. Eh, may edad na mga kapatid. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Biglang sumisipat doon, lalo pag nandoon kami. Parang nahiya siguro. Biglang sisimple, alis yun. Asigurado yun. Tapos, andun naman, bumabalik na. Mayroong nasa likod eh. Nasa likod. Oh, mas maraming namatay sa related sa sigarilyo kaysa COVID na yan. Eh, ba't hindi tinitigil yung sigarilyo na yan? Oh. Yan yung mga kapatid, alipin ng kasalanan. Pero ito po ang magandang garantiya. Ang sabi ng Panginoon, pagpalalayain kayo ng anak, magiging malaya talaga kayo. Purihin ang ating Panginoon mga kapatid. At marami sa atin dito ay nakaranas ng kanyang klaseng kalayaan mula sa ating Panginoon. Spiritual freedom, friends. Spiritual freedom. Praise God. Hindi yung freedom ng katawan. Hallelujah. Dahil ang sabi nga dito, kung saan, nasaan ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. Kaya nga ang mga mananampalataya, pinupuspos ng banal na Espiritu. Bakit? Ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay ng lubos na kalayaan sa mga tao, mga kapatid. Dahil espiritual ang usapan dito eh. Espiritu ang nag-iimpluensya sa atin para gumawa ng masama. Espiritu din ang tinatapat ng ating Panginoong Diyos. At higit na makapangyarihan ang Espiritu ng Panginoon kaysa Espiritu ng masama, mga kapatid. Purihin ng Diyos! Kaya mag-pray tayo, kayo mga nakikinig, kayo mga nakakapakinig. Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, lalaya ako sa mga bagay na ito na hindi, mismo ako hindi natutuwa, Panginoon. At alam kong hindi ka natutuwa. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen. 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 At tapos na ako. Pero ang aking pong challenge sa inyo, magkaroon pa tayo ng mas malalim na relasyon sa Panginoon. Yung sinasabi namin, makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Ano yung word na makilala? Magkakaroon kayo ng mas malalim na relasyon, intimate relationship with the Lord. At yan po ay nagre-result ng spiritual freedom, mga kapatid.
purihin ang ating Panginoon. Salamat po sa iyo, dakilang Diyos, sa hapong ito, at purihin ka, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw mismo ang gumagawa sa aming mga buhay. Nais mo kaming ayusin, nais mo kaming baguhin, nais mo kaming palayain, Panginoon. Dahil pag kami ay manatili sa kasamaan, hindi namin magagawa ang iyong kalooban, Panginoon. At nais mo, Panginoon, palayain ang mga tao para magiging libre sila, Panginoon, sa paggawa ng iyong kalooban, Panginoon o Diyos, at makalaya sa anumang kasamaan sa buhay, Panginoon. Purihin ka at maraming salamat po sa iyo sa lahat ng iyong kabutihan sa aming mga buhay. Tunay ka o Diyos at wala kang katulad. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayo lahat ay tumayo, mga kapatid. At hindi po tayo basta alis na hindi tayo mag-aalay ng papuri sa